Alam nyo ba na makasaysayan din ang November 1? Noong November 1, taong 1542, sinimulan ni Ruy Lopez de Villalobos ang kanyang ekspedisyon patungong Pilipinas mula sa Barra de Navidad, New Spain o Nueva España. Nasa kasalukuyan ay tinatawag na New Mexico. Siya ay bayaw ni Antonio de Mendoza, na nooy viceroy ng New Spain na humirang sa kanya upang pamunuan ang nasabing paglalakbay. Siya ang nagpangalang Felipinas sa kapuluan sa karangalan ni Don Felipe ng Spain, na kalaunay naging Haring Felipe II. Ipinagkaloob niya ang apelasyong ito noong 1543. Ayon kay Dr. Zerizal, sa kanyang anotasyon sa libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas ni Morga noong 1609, unang binigay ni Villalobos ang pangalang Felipinas sa isa sa mga timog na pulo, ang Tandaya, na ngayon Leyte, at ang pangalang ito ay kalaunay ipinalawig sa buong arkipelago. Ayon kay Pablo Pastels, ang pangalang Felipinas ay kinumpirma ni Haring Felipe II sa isang dekriyang naipecha sa Valladolid, Spain, at idinirekta sa Viceroy ng Nueva España na si Don Luis de Velasco noong September 24, 1559. Samantala, ang mga Portuges na nakahimpil na sa Molucas ay sinalungat ang anumang tangka ng mga Espanyol na tumuloy sa mga karatig na pulo at saka tinuring si Villalobos bilang isang kaaway. Matapos ang dalawang taon na paghihirap at pagpuporsige, siya ay naobligahang ilagay ang kanyang sarili sa mga kamay ng mga Portuges. Siya ay nagtungo ng Spain sa isa sa kanilang mga barko at inatake ang isang mapanghawang lagnat na pumutol sa kanyang buhay noong 1546. Ang buhay ni Ruy Lopez de Villalobos ay isa sa pinakamahalagang ambag sa ating kasaysayan. Hindi man niya nalibot ang buong kapuluan ng Pilipinas, naging parte pa rin siya ng kasaysayan ng ating bansa. Nawa sa videong ito ay nakapagbigay kami ng karagdagang kaalaman. Maraming salamat!